Taong 2000 po. Nag-aaral ako ng high school noon sa isang paaralan sa Cavite. Dito, may nakilala akong isang babae. Taga-kabilang section siya. Pero nang dahil sa kanya, pinilit kong makalapit sa section nila. Wala nang akong pakinun kahit nasa lower section pa siya. Basta ang gusto ko noon, mapalapit sa kanya. Tawagin na lang po natin siyang Mara. Tahimik lang po na babae si Mara. Matalino. Hindi naman po sobrang kagandahan pero cute. Naging magkaibigan kami. Siyempre pinilit kong mapalapit talaga sa kanya. Habang tumatagal, siyempre, lalo ako nahuhulog sa kanya. Pero wala akong lakas loob na sabihin yung nararamdaman ko. Isang beses po, sinundo ko siya malapit sa school namin. Birthday ko kasi noon. Wala akong kasama sa bahay namin. Kaya naisipan kong ayain si Mara para may kasama ko mag-celebrate. Pumayag naman siya kaagad. Noong mga oras na yon, ramdam ko na parang iilang siya. Lalo na nang pagtinginan kami ng mga tao sa street namin. Sinabi ko na lang kako, huwag niyang papansinin. Ang sabi ko pa nga, wala kasi maganda sa lugar namin. Kaya ganun, natuwa na lang siya. Nagkantahan kami sa bahay namin. Kumain, nagkwentuhan at kung ano-ano. Higit sa lahat, nahalikan ko siya. Nang mamalayan kong nakahubad na kami, huminto ako. Humingi ako ng sorry sa kanya. Mataas ang respeto ko sa kanya kaya hindi ko kinuha yung pagkababae niya. Natuwa naman siya sa akin. Pero kitang kita ko yung lungkot sa mga mata niya. Bigla tuloy bumikit yung pakaramdam ko. Pakaramdam ko, merong siyang hindi sinasabi sa akin. Alas 12 ng gabi. Nag-aya na siyang umuwi. Gabi na rin kasi. Paglabas namin ng bahay, may mga ilang-ilang tambay yung nakangiti sa amin. Para silang nagtataka. Yun bang hindi nila malaman kung kakausapin ba nila ako o hindi. Hinatid ko na nga lang si Mara sa may sakayan ng jeep. Kinawen ko pa siya habang papaalis na siya. Kinabukasan, nagtaka ko. Hindi kasi pumasok si Mara. Wala nga rin akong natanggap na mensahe sa 3210 kong cellphone noon. Siyempre nag-alala ko. As in buok sing araw, wala siyang paramdam. Kinabahan naman ako bigla. Gusto ko siyang puntahan sa kanila. Pero hindi ko alam kung saan siya nakatira. Nakiusap nga ako sa teacher namin na malaman yung address niya. Pero bawal doon ibigay. Niiyak na ako noon. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman yon. Kutob ko kasi, baka hindi lang yun basta umabsent. Sa huling pagdukot ko ng cellphone ko, may nahawakan naman akong papel sa bulsa ko. Pagtingin ko, may nakalagay na address doon. Hindi ko alam kung sino ang naglagay doon o kung paano napunta yun doon. Ang nakalagay pa, address daw ni Mara yung nandoon. Kaya syempre, hindi na ako nagsayang pa ng oras. Bumiyay ako papuntang Bacoor. Pagdating ko doon, halos kumuho yung mundo ko. Sa harap kasi ng isang bahay, merong isang tent. Maraming tao naglalamay. Sa gitna, merong isang kabaong. Hindi ko matanggap na mukha ni Mara ang nasa larawan. Nanginginig ako sa galit. May isang nanay ay nagtanong sa akin kung sino ro ba ako. Nagpakilala ko sa kanya. May inabot sa akin ang nanay niya na notebook. Pinabibigay daw sa akin ni Mara bago siya malagutan ng hininga. Doon ko nalaman na pinatay daw si Mara ng tito niyang atik. Ginasa, tapos binugbog hanggang sa ma-deform yung mukha. Naitakbo pa naman daw sa ospital pero namatay din kaagad. Pero dito ako mas kinilabutan. Dahil namatay pala si Mara noong gabi bago pa man yung birthday ko. Sa madaling sabi, kaluluwa na lang pala ni Mara ang kasama ko noon. Dito ko na napagtanto kung bakit ganoon na lang yung tingin sa akin ng mga tao. Tanging notebook na nga lang niya ang nandito sa akin. Ang notebook na kung saan nakasulat kung gaano na siya katagal minomolest siya ng demonyo niyang chuhin. Hello po, ako si Ronald. Tanda-tanda ko pa po ito. Halos dalawang linggo na lang kasi matatapos na kami sa high school noon. Sinabihan na kami ng mama ko na huwag na rin kami magagala. Naniniwala kasi sila sa kasabihan na kapag daw graduating na kami,
Napitin daw talaga ng aksidente. Eh dahil makulit at pasaway akong anak noon, hindi ko pinakinggan ng nanay ko. Sumama ko sa barkada ko, nag-swimming kami. Apat kaming kumunta sa Laguna. May natuklasan kasi kaming ilog doon sa gitna ng gubat. Tuwang-tuwa kami kasi gustong-gusto talaga namin ng adventure noon. Saktong tanghali nang makarating kami doon. Kami lang ang tao. Mga boses lang namin yung maririnig. Sobrang nakaka-relax yung lugar na yon. Pero hindi ko inakala na may mangyayari palang hindi inaasahan. Nakainom na kami nang lumublob kami sa ilog. Sa parting mababaw lang kami muna naligo. Wala pang ilang minuto, nagyayabangan na kami kung sino ba yung pinakamatagal na sumisid. Sabay-sabay kami lumubog sa tubig lahat. Pagdilat ko nga lang mata ko sa ilalim, kinilabutan ako. Napansin ko kasing lima kaming nakalubog. Hindi ko kilala yung isa. Sa pagkabigla ko nga, agad akong umahon nun. Tinawanan pa ako nila Reggie at Charles kasi nauna akong umalis. Hindi ako makapagsalita nun. Sasabihin ko nga sana yung nakita ko pero nagtaka kami. Si Adolfo kasi biglang nawala. Akala namin sadyang matagal lang siya sumisid. Pero nang maglilimang minuto na, dito na kami kinabahan. Si Reggie at Charles sumisid na rin sa ilalim. Pero hindi rin nila mahanap si Adolfo. Natataranta na kami nun. Nag-aalala kami na baka may nangyari kay Adolfo. Hindi na ako nakatiis. Sinabi ko na sa kanila na meron nga ako nakita sa ilalim. Mukha siyang tao pero para siyang kakaibang nilalang. Inabot na kami ng gabi kakahanap. Sisid na kami ng sisid. Hindi pa nga sana kami aalis doon kung hindi lang kami nakaramdam ng kakaiba. Parang may nakatingin sa amin. Tapos yung tubig, bigla na lang pong umiinit. Nagsumbong na kami sa mga pulis. Nalaman na rin ng mga magulang ni Adolfo yung nangyari. Pero kahit na anong paghahanap ang ginawa namin, hindi na talaga namin siya nakita. Kami ang sinisi ng mga magulang niya. Kung alam ko lang na mangyayari yun, edi sana hindi na ako sumama sa sinetap ni Adolfo na swimming. Isang buwanang nakalipas, nagkaroon kami ng update tungkol kay Adolfo. Natagpuan siya sa mismong gubat na dinaanin namin. Buhay pa naman siya. Kaso nga lang, hindi siya makausap na maayos. Namuti yung mga mata niya, tapos palagi siyang sumusuka ng tubig. Masena sana kami kasi buhay siya. Kaso dalawang araw mula nang maresko si Adolfo, bigla rin siyang namatay sa hindi malamang dahilan. Sabi sa autopsy, nalugno daw. Hindi naman yun pinaniwalaan ng parents niya. Kasi nasa kama lang naman doon si Adolfo noong dalawang araw na yon. Hanggang sa ngayon, isang malaking katanungan pa rin para sa amin yung nangyari. Ewan ko kung anong nilalang yung nagambala namin. Ang hiling ko lang sa ngayon, sana mapatawad kami ni Adolfo. Kasi wala kami nagawa para iligtas siya. May kaklase ako noon. Sa lahat ng kaklase ko, siya talagang pinakabuli sa lahat. Tawagin na lang po natin siyang Jepoy. Napakawalang modo niya. Kahit nga rin teacher namin binabastos niya. Palabasa, dito niya yung may-ari ng school. Mayaman kasi ang isang yun, kaya wala makapalag sa kanya. Isang araw, napagtripan yung transfer sa amin, si Nelly. Tahimik na student si Nelly. Wala siyang kinakausap na kahit sino sa amin. Nilapitan ni Jepoy si Nelly. Pinipilit niyang pakopihin siya ng assignment. Pero tumanggi si Nelly sa kanya. Nagalit si Jepoy. Wala na siyang pakialam kung babae si Nelly. Binuhusan niya nga ng tubig ito sa ulo. Tawanan yung mga kaklase namin. Habang si Nelly, nakita ko sa mga mata niya yung matinding galit. Kinabukasan, hindi po pumasok si Nelly. Akala ng iba, nahihiyang magpakita sa school. Noong araw po na yun, nagkaroon din ng kaguluhan sa covered court. Bigla na lang daw kasing natumba si Jepoy habang naglalaro. Dinala si Jepoy sa clinic. Ang sabi ng nurse, dahil daw sa gutom. Nang hinaing nga kami noon, akala kasi namin mamamatay na siya. Pagting ng break time,
Bigla na lang pong napaupo si Jepoy. Sumusuka siya ng kulay pula. Nataranta nga yung ibang teacher namin kasi tugo na yung inilalabas niya. Yung mga sumunod na isinuka ni Jepoy, meron na mga bulate. Matatabang bulate. Yung iba parang kasing taba na po ng daliri ng sanggol. Nagsilayuan yung mga kaklase ko. Maging yung teacher namin natakot din. Pinatawag niya yung gwardiya sa baba. Ang sabi naman ni Manong Guard, baka raw binabarang si Jepoy. Pero dahil hindi naman naniniwala ang tito ni Jepoy sa kulam o barang, diniretso po nila si Jepoy sa pinakamalapit na ospital. Nampalitaan nga namin, mas lalong lumalayang kalagayan niya. Ang sabi ng pinsan ni Jepoy, nasa isang garapo na raw ng bulat yung sinusuka ni Jepoy. Nahihirapan na rin doon huminga kasi lumalabas na rin sa ibang butas yung bulate. Kinabukasan, pumasok na po si Nelly. Nagtanong siya kung nasaan si Jepoy. Napaisip nga ako kasi kakaiba yung ngiti ni Nelly. Yung ngiti niya kasi yung parang may kasamang tuwa. Malakas yung kutob ko noon. Merong siyang ginawa kay Jepoy. Siya lang naman kasi yung huli nitong binuli. Dalawang araw ang lumipas. Dinila na raw sa ICU si Jepoy. Nawala na ng malay. Unti-unti na raw kasing kumakalat sa katawan yung mga bulate. Makalipas ang ilang oras sa ICU, namatay na raw si Jepoy. Ang masakla pa nun, hindi raw malaman ng mga doktor kung nasaan nagagaling yung mga bulate. Nang mamatay si Jepoy, umalis na rin si Nelly sa school na yon. Hindi pa tapos yung school year nun, kaya alam ko, meron lang siyang tinatakasan. Sa mga nangyaring yon, natutunan ko na huwag masyadong malas sa kapwa dahil hindi mo alam kung sino ang pwede mo makaharap. Hindi ko sinasabing tama ang nangyari kay Jepoy, pero kung ayaw niyong matulad sa kanya, maging mabuti kayo sa lahat. ay nang makilala ko si Imelda. Iisa lang kami ng kwarto sa school, kaya araw-araw nakakapag-usap kami. Sa lahat ng babae sa school namin, parang sa kanya lang ako gandang-ganda. Inaamin ko nun talagang nagustuhan ko siya. Ang kaso nga lang, nilino niya agad sa akin na magkaibigan lang kami. Pucha, na friendzone ka agad. Kaya nakontento na lang muna ako sa ganon. Habang nakikilala ko si Imelda, napapansin ko rin yung ibang bagay sa kanya. Mga bagay na nakakapagtaka. Nalaman ko kasi yung tirahan nila. Palihim ako nagpunta sa kanila noon. At isang beses, nakita ko si Imelda. Lumabas siya ng hating gabi. Sinundan ko siya. Pero napaisip ako nang bigla na lang siyang nawala sa likuran ng puno. Mula noon, lagi na ako nagtutudo sa kanya. Nakakatawang pakinggan pero iniisip kong baka hindi siya tao. Pasko noon, nagbalat ako ng handa sa amin para dalan sana si Imelda. Ang sabi niya kasi sa akin, hindi sila nagdidiwang ng Pasko. Malayo pa lang, naririnig ko nang may umiiyak na manok. Akala ko nun may kinakate lang. Hindi ko gaanong pinansin kasi gabi naman ng Pasko. Nung makalapit na ako sa bakura nila Imelda, nabigla ako. Si Imelda kasi, hawak-hawak yung dugo ang manok. May mga dugo rin sa bibig at mukha niya. Kahit medyo madilim noon, nakita ko talaga siya. Tinawag ko pa nga yung pangalan niya. Nang makilala niya ako, bigla na lang siyang tumakbo papunta sa halamanan. Hinabol ko siya, pero hindi ko siya maabutan. Ang bilis niya. Nung mga oras na yon, alam ko nang isa siyang aswang. Pero hindi naman ako natakot sa kanya. Sa katunayan, wala pa rin nagbago sa pagtingin ko. Ilang araw ako naghintay kung kailan papasok si Imelda. Pero wala na. Hindi na siya nagpakita. May kumuusap lang sa akin na tatlong lalaki. Nagpakilala silang mga kuya raw ni Imelda. Pinagmantaan nila ako. Layuan ko raw si Imelda. Kasi kung hindi, may mangyayari doon na masama sa akin. Kinabahan naman ako. Kasi baka aswang din yung mga yon.
Pero hindi pa rin ako mapakali. Nangibabaw pa rin yung nararamdaman ko para kay Imelda. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa bahay nila. Nagsisigaw ako doon, pero hindi siya lumabas. Ang nakausap ko lang, yung tatay ni Imelda. Bulag na ako nun sa pagtingin ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung pamilya sila ng aswang. Ilang araw pa akong pabalik-balik sa bahay nila. At sa huli kong pagbalik, naabutan kong nagliliyab na ang bahay nila. Tuloy na silang umalis. Mula nun, hindi ko na nakita at nakausap pa si Imelda. May mga pagkakataong nararamdaman kong minaaligid sa bahay namin. Malakas yung kutob ko na baka si Imelda yon. Sa ganyang paraan, kahit papaano ay sumasaya ako. Pero sa paglipas ng mga taon, napagtanto ko na malabo nga talaga kami para sa isa't isa. Lalo pat ang mga kamag-anak ko noon ay tumutugis sa mga aswang sa gubat.